Hi guys, let's go to work. Wait lang natin yung order natin, guys. And yan. Open na pala dito sa Melbourne and pwede na mag-dine in. Let's go to work, guys. It's Saturday today. Welcome guys to another video. This is yours truly, Rose Puyao. For today's video is pag-uusapan natin kung pagkano nga ba ang rate ko sa Saturday and Sunday as support worker. Malaki ba? So, yan, may nag-question sa akin noon kung mataas nga ba ang rate dito sa Australia pag weekend. My answer is a big yes. Yan. Mataas yung rate dito guys pag Saturday and Sunday, and mas mataas pa pag Sundays. And I'll be sharing to you guys my weekend rate. Disclaimer, I'm just sharing my experience guys para magkaroon kayo ng idea, but disclaimer again, hindi pare-parehas yung weekend rate dito. It depends kung saan ka nag-work, what type of work, and kung saan agency ka, may mga mababa and may mas mataas pa sa weekend rate ko. So, yan. I'll just be I'm just sharing my experience. So, without further ado, let's get started. 3, 2, 1, 0. Dalawa nga pala guys yung agency ko. Yung isang agency ko mas mataas siya ng $1, and then yung isa is yan, mas mababa nga siya. And yung isang agency ko guys is for reserve siya, just in case. Kasi dito kailangan mo nang may reserve para at least pag nawalan ka ng shift sa isa, may pwede kang kumuha sa isang agency. But now, concentrated muna ako sa isang agency. Siyempre yung mas mataas. And first na sasabihin ko is yung first na agency ko. My first agency Saturday rate, kasi nag-work din ako sa kanila before ng Saturday and Sunday. So, yun, i-share ko sa inyo. My Saturday rate is 39.6, guys. Mas tumaas siya ngayon. Dahil sa COVID, mas tumaas siya ng $1. Pero, yun, malaking tulong pa rin yung $1. So, pag i-convert mo yung 39.6 times, magkano yung dollar ngayon is $35. So, 35 times 39.6 is 1,286 guys, just for an hour. Pero of course, may tax pa rin yun. And dito guys, malaki yung singil nila ng tax. But the good thing naman is pag first na mag-file ka ng tax is may babalik sa iyo lahat ng tax. Pero the second time around is hindi na siya guys. May certain amount na lang siya. But at least, may makukuha ka pa rin. So, yun lang guys. Pag nag-work ka din dito is, the more you work, the more tax. Remember. But, at least kahit papaano, mababawi mo din yung iba. After, every, annually.
annually ka pwedeng mag file ng tax. So, yan guys. Sa Sunday rate ko naman is 50.92. Malaki talaga siya guys tuwing Sunday. And then, pag kinonvert mo sa peso is 1,782 peso. So, ang laki na nun guys for 1 hour lang. And then, sa isang agency ko naman, ang Saturday rate ko is 40.41. So, mas mataas nga siya ng $1 and something. Yeah. So, to pag kinonvert mo is 1,414.35. Ang laki talaga. And mas malaki pa sa Sunday. It's $51.95 ang per hour ko. Then pag kinonvert mo is 1,818.25. So, grabe guys. Ang laki talaga. Kaya nililook after lahat ng mga student dito yung ano Saturday and Sunday rate. So you are so blessed pag meron kang ano Saturday and Sunday rate. But of course, Sunday guys is for the Lord. Yun. And you have to balance everything and then pwede ka namang mag-work sa gabi ng Sunday. Yun and or afternoon pagkatapos ng church. Kasi yun yung ginagawa ko before and now nga kasi dahil nagka-COVID close yung mga churches, so yun I choose to work but I nag-attend din naman ako ng online mass. Hindi na akong magkano per hour ko but yeah that's a additional nga pala, that's a casual rate. So dito guys, my casual part-time, permanent part-time. So, mas malaki yung casual guys kasi pwede kang tanggalin lang agad-agad. Walang, hindi ka entitled sa kahit anong sick leave or anything. Casual ka lang talaga. Pwede kang tanggalin ng shift kahit kailan nila gusto and then pwede kang alisin lang din. So, it's yun nga, casual talaga. But, yun, pag casual ka pala dito is mas makakaipon ka. Kasi nga yun, mas malaki kasi siya sa kaysa sa part-time. Pero pag part-time ka naman, entitled ka sa lahat, sa benefits and sick leave. So, for casuals, no work, no pay. But, anyways, guys, don't give up. Hope katulong naman yung itong video and nagkaroon kayo ng idea. Disclaimer again, dito iba-iba guys. Iba-ibang story ng mga international students. So at least may pagbibasan lang kayo and then yun. God bless. God bless on your application guys and thank you for watching. See you again to my next vlog. Bye!